Nagsagawa ng reenactment ang pulisya sa lugar kung saan namatay ang artist na si Bree Johnson. Ang cause of death base sa autopsy report sa pagsaksi ni Maki Pulido. Sa mugshot na ito ni Julian Roberto ang pinikita mga sugat sa kanyang kaliwang braso. Ito ang isa sa mga dahilan kaya nasabi ng ina ng artist na si Bree Johnson na hindi nag-suicide ang kanyang anak kundi ipinagtanggol ang sarili bago nagkulong sa loob ng CR. Natagpo ang patay si Bree sa kwartong inuupahan nila ni Ong Pin sa isang resort sa San Juan La Union noong Sabado. Seeing that wound, deep marks sa kamay niya, sa arm niya. It only meant that my daughter fought for her life. Sabay binisita ng PNP at NBI ang resort kanina. Batay sa autopsy report sa mga labi ni Bree, ang cause of death ay asphyxia o pagkamatay dahil sa kawalan ng hangin. Ayon daw sa medical legal, walang mga marka sa mga katawan ni na Julian at Bree para masabi na may struggle o away. Hindi ko pa dinideklarang walang foul play o meron o suicide or hindi ito, no? Lumalabas dito sa investigation namin more on possibility na walang foul play at maaring nag-commit nga ng suicide si Brianna. Going to that angle. Sabi ng PNP, tumutugma sa kwento ni Julian sa hawak nilang ebidensya na nasugatan ito ng pilit niyang lumusot sa bintana ng CR. Ito'y matapos makitang walang malay si Bree sa loob ng CR. Ininspeksyon ng mga pulis ang bintanang ito at tugma raw sa kwento ni Julian na nasugat siya sa mga pako. Ang ginawa niya, bumalik na naman siya sa room. May nakita siyang maliit na window dun sa ilalim ng CR, binasag niya, dun siya sumuot para makapasok sa loob ng CR. Dun yung may mga nails, dun siya nasugatan. Then from there, inilabas niya si Brianna sa CR at inilagay dun sa unang bed, dun sa room nila. That was when he called for help. Nagsagawa rin ng reenactment ang PNP sa loob ng CR kung saan nagbigti umano ang batang artist. Nag-produce kami ng kasing height niya na babae, personal natin, at nag-conduct tayo ng reenactment. So, posible na doon niya naihang. Tulad ni Julia, nagpositibo rin sa cocaine ang urine test ni Bree. Bukod sa mahigit 12 grams ng cocaine, nakuha rin daw sa kwarto ang ilang gamot na posibleng antidepressant. Kinasuhan ang possession of dangerous drugs yung PIN, pero pinalaya ng provincial prosecutor habang isinasagawa ang preliminary investigation. Walang bagong pahayag ang ina ni Bree, pero kahapon, sinabi niyang hindi siya naniniwalang nagpakamatay ang kanyang anak. Patuloy namin kinukuna ng pahayag ang kampo ni Ong PIN. Ngayong gabi, ibinyahin na mula La Union papuntang St. Peter's Chapel sa Commonwealth Quezon City ang labi ni Bree. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Makaigang saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.